thyroid gland na normally hindi nakakapa yun. Kung hahawakan natin ito, dapat ang makakapa natin dito yung trachea na daanan ng hangin. No? Pero there are some people, pag kinapa mo yung ibabaw, parang may makakapa kang hamburger patty. Yung parang burger talaga, na maliit, na nakapatong sa ibabaw. Then ma-realize mo na lumalaki yung thyroid gland niya. Parang may nakapakang ganun. Parang may nakapaka na hindi mo nakakapatuloy yung iyong trachea, yung mga rings na parang daanan. Pag hindi mo siya nakakapa at parang merong nakapatong doon na parang goma o parang foam, then you should realize, baka lumalaki thyroid ko ah. Whether it is hyper o hypo, ang tawag doon goiter na kagad pag lumaki. So goiter is an enlargement of the thyroid. Now yung enlargement na yon depende sa tao. Pwedeng lumaki dahil may kakulangan siya ng iodine or iodine. Pwede ring lumaki kahit kumpleto siya ng iodine pero inflamed yung kanyang thyroid gland. Yun. In those cases, kailangan makita ng doktor para maipatest yung kanyang dugo for T3, that is and T4, those are thyroid hormones. So ano nakaka-apekto dito sa thyroid gland? Bakit siya lumalaki? At bakit nagkakaroon ng epekto sa metabolismo rin ng tao? Madalas kami noon pag umaakyat ng Baguio, nagpapa-picture kami doon sa katutubo. Kasi naka-costume sila. Tapos ang lalaki ng leeg. If you notice ang leeg nila, ang laki talaga, parang gola, kalalaki. So dati I was wondering, bakit sa Baguio ang taas-taas ang incidence noon? And the answer is very simple. Dahil bulubundukin yun, napakalayo niya sa dagat. So the food that they eat, very few ang iodine. So depleted na yung lupa sa iodine. Kasi yung cropping nila ng gulay, paulit-ulit. So naubos yung iodine. So that is one. Kaya nagkakaroon ng ganun, marami kulang ng iodine. Pero nakikita pa rin namin ito sa mga mangingisda. So, bakit naman yung mangingisda na? Di ang kinakain ng puro nalang isda, syempre. Diba? Bakit meron sila pa rin? The other way around naman. Sumobra naman? Pwedeng sumobra, which is hyperthyroidism, o pwedeng nagkaroon ng inflammation na magayong kanyang thyroid gland, kaya rin lumulobo. So, these are the key causes ng thyroid problem. So, now, ang effect nun sa metabolism, opposites. Oo. So, bukod doon sa lack of iodine o sobrang iodine, meron pa bang ibang kondisyon na pwedeng magpalaki ng thyroid gland? Infections. May mga viral infections that can attack the thyroid gland. I think it is called Hashimoto's disease. Kung saan mai-inflame yung thyroid gland, tapos nagkakaroon siya ng problems na sa metabolismo as well. So, yung iba, wala. Parang genes lang. Oo. It just happens to anyone. Oo. Sometimes it happens to anyone. We'll never know. Baka autoimmune disease. Pwede mangyari rin. Eh kung paano, kung pabayaan mo na lang na, sige, lumaki ka na lang dyan. Meron bang magiging epekto yon sa katawan ng isang tao? Bukod doon sa hindi maganda, syempre, aesthetically. Oh, hindi ko makapag-necktie. Oo. Oh. Hindi magkasya. Ang necktie mo, gitin. But aside from aesthetic reasons, syempre, ang magiging effect nun, yung metabolismo. Mas madalas sa hyperthyroid, yung pagbilis ng tibok ng puso. Na ayaw ng mga pasyenteng may ganun. Kasi, naramdaman mo naman na siguro yung mabilis ang tibok ng puso, kaya, yung pag kinakabahan si Pat, ka. Siguro, nung nai-inlove na siya, bumilis ang tibok ng puso niya. Sa unang kita mo. Sa unang kita. Sa unang kita, bilis na natin. At saka anong ano, pero siguro. Pero ngayon, madalas na makita, hindi na masyado. Hindi. Siguro, nagkita sila sa simbahan. Hinand over na siya ng papa niya. Siguro yung papa niya, mabilis ang tibok ng puso. Ang ano ko, alis na. Si Mr. Joey, iyak ako yun, iyak ako. Kung ako, upo pa ako. Maglulupasay pa. Batihin ko pa na sa Pats yung pare. Please, wag muna. Bata pa si Pats. So, well, yung metabolismo, the heart will palpitate. Because of that, mahihirapan matulog. And also, pwedeng magkaroon ng nervousness. Nagiging matatakutin yung tao. Or irritable. At saka pwedeng manginig yung kanyang mga daliri o buong kamay. Yun ang mga epekto nun. At kapag laging mabilis ang tibok ng puso, pwede maapektuhan na talaga yung puso niya. Of course. Tataas ang blood pressure. Pwedeng lumaki yung puso itself, called cardiomegaly. And in some cases, may mga tao talaga na nagpe-failure ang puso. Meron kaming tinatawag na ganun, na toxic goiter.
So, magiging toxic na siya. Solusyon, Doc? May gamot? Meron bang therapy? Or kailangan bang i-surgery ang isang merong ganitong uri ng problema? Hyper or maganda iko-combine. Ang surgery would be the last resort. No? Mm-hmm. Kasi hindi nakakapag-opera kapag toxic yung goiter or napakataas ng thyroid hormone. Otherwise, paano mo siya i-anesthesia? Di, yung blood pressure niya, magkakagulo. Di ba? So, ang pinakamaganda rito is to know whether it is hypo or hyper. Mm-hmm. To give the medication, kung hyper ito, di papababain mo using antithyroid. Kung hypo ito, then you will give what they lack, which is usually iodine. Mm-hmm. Yan ang kagandahan doon. Now, those are medications and will take a long time before they take effect. Mm-hmm. Buwan, 6 months, 1 year before they take effect talaga. So magandang ikinocombine ito into certain forms of therapy, no, kamukha nga ng mga negative potential therapies, na ang purpose nito is to reduce the inflammation doon sa thyroid gland. Ah, talaga? Yung negative ion? Kasi yung inflamed thyroid gland, irritable sila. Mm-mm. Sila yung produce ng sobra lalo kasi they're inflamed. Mm-mm. So, kapag sila ay na-exposed to negative ions, nare-relax ngayon yung thyroid gland, mm-mm, nare-reduce yung kanyang production of the thyroid hormone, mm-mm, nababawasan yung kanyang palpitation. Mm-hmm. Okay. So, that is why they can go together and it has great benefit sa mga tao ang subukan itong mga negative ion therapy. Oo. At yan ay meron dito sa Izumi Wellness, ano? Yes. Facts? Oo. Opo. Nationwide po tayo available and meron pong magbubukas na branches. Abangan lang po nila sa Bataan and sa Tarlac. Mm-mm. Opo. And next week, magsa-soft opening po tayo sa San Pablo, Laguna. Oh. Opo. Wow. Kaya abangan niyo po kami dyan sa San Pablo, Laguna. Yung mga taga Paete po, currently meron po kaming sinaservisan na may-ari ng bahay. Sa last po na pagkakarinig ko is umabot na sila ng 300 people per day. Oh, doon pa lang po, opo, doon pa lang po sa bahay. Kaya binabati sa bahay ng namin, isang taga Paete, doon yung opo, ginagawa yung negative ion. Opo, kasi po nag-volunteer sila no, bilang servisyo po doon sa kanilang mga kababayan. Oo. Pinagbigyan naman po natin dahil marami rin po talaga tayo matutulungan doon. Mm-hmm. So, nandyan po kami hanggang June 10. Doon sa may Paete, Laguna. Opo, doon sa Paete, Laguna. And tuloy-tuloy naman po yung ating pag-therapy dyan sa Calamba, mm-hmm, Laguna, and sa Santa Cruz po. Mm-hmm. And sa San Pablo next week. Ano to, libre ba ito, Fats? Yes, opo. Libre wow, po free ito. Kaya dapat talaga ma-avail nila. Mm-hmm. Ang gagawin lang naman po nila is pumunta po doon. Mm-hmm. And ia-accommodate po sila ng magandang-maganda. Oo. Paano ba nakakatulong itong negative ion therapy dito sa mga, lalo na may hyper o hypothyroidism? Yun nga po, Dok, ang i-consult din mm-hmm po namin. Kasi meron pong, di ba po, naglilingkod tayo bilang dito po sa naghahandog tayo ng libreng therapy. So may mga cases rin po tayo na na-encounter, mm-hmm, and na nagtatanong rin po sa amin. Kaya lang ang baka po ang best na taong sumagot po nito is si Doc. Mm-hmm. Kanina ka sabi si mo. Oo. Yes. Oo. Okay. Ito po si Mami Tere De Parine. Mm-hmm. Ito po yung kanyang comment. Kasi po thyroid, may thyroid po ako, may maintenance po ako ng levothyroxine, mm-hmm, at trimetazidine, mm-hmm, tama po ba? Bakit po pagdating ng 6 PM hirap na po akong huminga, mm-hmm, at sakal na sakal? Ano, mm-hmm, po ba ang pwede kong inumin or gawin? Okay. Thank you sa pagbaba ng iyon po. Nasilaw ako sa sing-sing ni Miss Fats na several carats. Tagaling ka lang. Hindi ko nakita mamaya titignan. Masisilaw ka. Okay. That was kidding kasi mm-hmm paborito po natin si Miss Fats. Mm-hmm. No? Okay. One of the most beautiful na inaanak. Okay. Inaanak mo ba? Oh, supposedly eh. Supposedly, but I was absent and uh-huh, I was very sorry. Nako. So, ngayon, bilang paglabas ng anak, paglabas ng anak, babawian natin yan. Yan ang hinahantay natin. Ngayon, sagutin mo ang tanong. Oo, sagutin natin. Okay, mm-hmm, yung kinikwento niya kanina na mayroon siyang parang pagkasakal is common to most thyroid problems, whether hypo o hyper. Mm-hmm. Imaginein mo nga naman, may nakapatong kang hamburger sa liig. Di ang pakiramdam mo talaga, ikaw ay masasakal. So, mararamdaman mo because it can grow outward and it can grow inward. Mm-hmm. So, talagang pakiramdam nila, hirap lumunok, hirap huminga. Mm-hmm.
Pero wag nilang ikatakot yon. Hindi naman nakamamatay yon kasi nakakapag-compensate naman yung tao. Mm-hmm. Ang masama doon, yung pangalawa na nabanggit niya na madali na siyang mapagod. Mm-hmm. That means yung thyroid gland niya naapektuhan na yung kanyang puso. Oh. So yung puso niya maaaring napakabilis ng tibok, kaya madali siyang mapagod, mm-hmm. maaaring tumataas ang kanyang blood pressure, maaaring naninikip yung kanyang bibib. Mm-hmm. Yun ang reason kung bakit binibigyan siya ng doktor niya ng tremitacidin. That is a generic name para doon sa puso niya, no? So tama yung binigay sa kanya ng doktor niya na levothyroxine, isang uri ng thyroid hormone. Maaaring kailangan niyang ipagpatuloy ito for about 6 months to a year. I-monitor niya every 3 months yung kanyang dugo, T3, T4, and TSH. Pagkatapos, kailangan niyang ipagpatuloy yung treatment na ginagawa sa kanya doon sa Izumi Wellness Center. Kasi yun ang makakapagpabagal ng tibok ng puso niya at magpapaganda ng mga nerves niya. Mm-hmm. Yung pag-upo dun sa negative ion na therapy. Paano ba? Mga ilang minuto o oras pa ang pag-upo dyan na fats? Sa araw-araw po, Ms. Maru, is naka, meron pong ready na 30-minute free therapy sa lahat po ng pupunta. Mm-hmm. Sa lahat po ng Izumi Wellness Center. So, ang gagawin lang po talaga nila is pumunta po at magpa-register para lang po sa database natin. Kasi nandun din po sa interview nila, interview sheet po kung tawagin natin, is yung kanilang mga health concerns. Ito naman po ay ginagawa natin upang mas malaman pa po natin kung paano pa natin sila seserbisyohan or papagandahin pa po yung kanilang health. May dagdag ko, Ms. Maru, kasi meron service ang Izumi, nabanggit mo last time that we met, meron kayong oxygen apparatus, di ba? Opo. Na nagbibigay ng oxygen doon sa kliyente, no? Opo. Ito yung napakagandang sample na pwedeng i-undergo siya ng oxygen therapy kasi yung puso nitong pasyenteng to nangangailangan ng extra oxygen to. Otherwise, magpe-fail yung pusong ito o atakihin . Libre rin yun yung oxygen therapy? Opo, may libre yun. Mahal yun. Binabayaran sa hospital ang oxygen. Pero sa inyo, libre? Opo, libreng trial po. Pumunta lang po sila sa pinakamalapit na branch po ng Izumi Wellness Center. So lahat naman po yan is may demo units po tayo. And bagong-bago po ito, fresh from the box. Iga nga ako. Kakabukas lang. Oo nga Para matry ng ating... Para maiwi. Para maiwi sa bahay. Kung kailangan mo. Pwede ka bang out o kaya, yun nga, sisipsipin mo yung direct oxygen. Direct from the lobo. Pero Fats, itong ang mga therapy na ito, no? Dahil libre, paano nila ma-avail? May tatawagan ba sila muna? Magko-contact muna ba sa inyo? Opo. Para po matanong po nila kung saan po ang pinakamalapit na Izumi Wellness Center branch, maaari po silang mag-text o tumawag sa 0917-512-0421. Naka-ready naman po kaming sagutin. Yun pong inquiries po nila about sa branches, about po sa libreng therapy. Meron din kayo landline? Meron po tayong landline, 806-0031. Okay, 806-0031. Bukas kayo hanggang Sunday, ano? Kahit Opo. Sunday. Okay. Opo. Bukas po tayo. Okay. Curious ako, partner, yes, no, how they are able to train their staff, no? Mm-mm. Dahil wherever you go, pare-pareho ang mga, yung service na quality ng mga at staff saka nila. Ang ano, ang active, ang energetic. Walang inaantok-antok, napaka-courteous. No? Sino ang nag-handle? No? Napakagaling ng pagkaka-handle ng Izumi to the staffing. Ano po yan, Doc? Ang nag-head po ng ating training is si Miss Abby. Si Nurse Abby Martin po. Hi! Nurse pala si Abby. Kaya ang kanyang orientation po talaga is ano, of service, of courtesy, parate. Opo, talagang kahit minsan po may mapipilit, makakulit, gusto mauna, hindi naman po nawawala yan. Siyempre kasi, lalo na pag may nararamdaman tayo, di ba po parang gusto mo talaga maibsan. Gusto mo mauna ka, ganyan. Dami pong pila. So, nakatrain po naman yung ating staff, ano, kumbaga, maximum tolerance. Parang pulis lang. Meron silang hawak na yan. May mga baton. Hindi naman. Wala naman baton. So, ano po, ma-extend naman po natin yung patience. Kasi po, pag may sakit, kailangan po
pang-uunawa talaga eh. Mm-hmm. Yung care and love sa ating mga guests, lalo na po yung mga